Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa kung saan ihatid namin sa iyo ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution With Me, and my name is Laverne Ducot. Welcome po once again sa ating mga kababayan. Ako po ay nagpapahatid ng salamat! At kayo po ay nakasama ko at makakasama ko sa loob ng mas maraming minuto, syempre pa sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. And gusto ko muna batiin lahat po na ating mga kababayan at gusto kong pasalamatan ikaw na nanonood ngayon. Marahil kayo po ay nakatune in sa ating Facebook Live or sa ating YouTube channel. Yes, please, paki-like, follow. Kung di pa po kayo ikanga ginagawa ang mga bagay na ito, share and subscribe. And of course, don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. At maraming salamat po sa inyong mga kaibigan namin, mga kaagapay namin sa pagbabahagi at pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. And oras natin, 33 minuto na makalipas ang 7 ng gabi. Ngayon pong Martes ng gabi dito po sa Pilipinas. At kami po ay we're coming to you live. Dito po yan sa aming church, sa aming studio. Yes, salamat sa Panginoon sa ating pong studio. At habang hinihintay pa po natin ang ating mga kaibigan, ay tawagin na po sila. At kung hindi naman po asking too much from you, pwede po ba akong maglambing? Yan, pakishare po yung ating broadcast. At nang sa ganyan, mapagpala din po yung ating mga kaibigan, kakilala, at higit sa lahat ng ating mga kapamilya. At sama-sama po tayo mag-aral at matuto kahit man lang sa loob ng maraming minuto. At gusto ko munang pasalamatan na isang napakagandang awiting salamat mula sa akustiko album. Of course, mula po sa isang malikhaing pagsulat ni Mr. Junji Marcelo at inawit sa atin ang akustiko band na naghatid sa atin sa oras na para simulan ang ating Bible study online. At syempre, pabahagi po ng aking pasasalamat ay gusto ko muna batiin lahat ng ating mga kaibigan na katutune in lang. Andyan po sila, Sister Norma Vitales. Maraming salamat po at blessed evening din po sa inyo. Siya po ay nasa Hong Kong. Isipin nyo ha, hindi tayo pinaghihiwalay. Bagaman makahiwalay yung ating kinaroroonan, pero tayo po'y pinagtatagpo at pinagsasama-sama ng Panginoon. Gaya ni Sister Norma, bagaman siya po ay nasa Hong Kong. Of course, maraming salamat din kay Sister Mylene Petalino Magadia. Tiga, nasaan nga ba Sister Mylene? Lagi ko nakakalimutan, Qatar. And of course, hello sa anyang hubby na si Brother Roy. Sila po yung magkasama. Para nag-honeymoon. At of course, kasama rin yung kanilang bunsong anak na si Mori. Yung kanilang anak. Ang panganay ba si Mori? Si Bettina naman nasa Malaysia. So, good evening po sa inyo lahat. Of course, kasama rin natin ang mga kaibigan natin. Watching from Bicol naman, si Sir Becky Amber Medea. Good evening po sa inyo. Si Brother Ken Jones. Bro, miss ka na namin. We hope to see you this coming Sunday. At marami pong kaganapan talaga sa church. Nandiyan din si Sir Maria Dolores Santa Ana. Kumusta po kayo? At Brother Ricky Villarazo Locito. Hello kay Ma'am Ellen at mga kapatid. Yung ating plano, ating couples retreat natin ay pinaplano pa po natin. Let's pray for it. And of course, kay Ate Nika Encarnacion at sa kanyang butihing hobby, aking nawawalang kapatid, si Jason Encarnacion. Good evening po sa inyo. Salamat din kay Sister Gigi Cristobal Mendoza. At salamat din po sa mga kaibigan natin. Sila Pastor Arnel Aquino. Alam ko siya po ay taga Tarlac. Maraming salamat po, sorry, for tuning in sa ating programa. And Hong Kong din, sabi ni Sister Mary Ann Ordonio Poncelan. Oo nga naman. Si Mary Ann, talagang napakatagal na nating kasama at kaagapay sa ating programa. Sister Mary Ann, thank you. Ikaw ay kaagapay na namin for so long. And Sister Morena Lagisma Silapan, magandang gabi rin po sa inyo. Blessed evening din everyone. Sabi naman ni Sister Rose Maricasoco. At salamat. Alam ko nanonood ngayon. Ay, ito nga, si Brother Niles PLDT. Alam ko katatapos na lang birthday niya. Bro, belated happy birthday to you. And gusto ko rin naman batiin a happy birthday. But advance happy birthday kay Ate Ina Mangila on Monday. Next week na.
July 8, happy birthday Ate Ina. At sa mga nag-celebrate po ng kanilang birthdays. At kaibigan, kung kayo po ay once again napapagpala at naniniwala sa ating programa, please pakishare po yung ating broadcast. Ang ganda po ng pag-uusapan natin sa gabing ito as usual. And before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto muna po kayong imbitahan. At pasalamatan na rin ang marami na rin pong tumatangkilik na ating t-shirt. Ito po ay advocacy t-shirt namin. At kung kayo po ay napagpala na at meron ng mga t-shirt na kagaya ng yung ating pong theme, church theme for 2024, Occupy Till I Come. Ito po ay available for only 499 pesos. Samahan nyo pa po ng Race Grace na isa po sa mga paborito ng marami at marami na bumibili. So, also for only 499 pesos, kung gusto nyo po maka-avail po nito, just give us a message sa ating fanpage, and that is Solution with Laverne Ducot. Also available din po yung ating mga awitin na nilagay natin sa t-shirts natin mula sa Papuri 23. Ang Babalikan Mo Ako, yes, that's from Papuri Music Ministry. Ginawan po natin ng t-shirt para paalala at talagang ma-excite po ang mga mananampalataya na Babalikan Mo Ako. Samantala sa Papuri 25 naman, yung awiting atin pang isinulat ay to Cruz. Yan. Merong Cruz ito sa likod. Yung letra nito sa likod, isa cruz dito, nakasulat yung buong lyrics ng song. So, ang ganda po nito, talagang mababasa nyo yung letra, napakalinaw. So, ito po mga t-shirts sa ito ay available for only 499 pesos. Barya lang yan sa mga excited po magpahayag ng mensahe ng Ebanghelyo. So, maraming salamat. And please give us a call or message us sa atin pong fan page, and that is Solution with Laverne Ducot. Samantala, mga kaibigan, gusto pa rin pong batiin habang inaantay natin ang ating mga kaibigan. Salamat kay Sister Mylene at salamat po sa inyong maagang pagbati. At of course, binabati din po natin Sister Corazon Balikas at si Kuya Gio Cuneta Bellino is watching right now. Wow! Talagang binigyan tayo ng panahon ni Kuya Gio. Hindi siya nanonood ng teleserye ngayon, ha? Kuya Gio, salamat, ha? Salamat. And of course, kay Sister Jackie. Hindi ko alam kung nandiyan din si Brother McCoy sa bahay. Thank you for joining us. Si Bro Albert, manood ka, bro. Alam kong ikaw ay talagang lubusang pinagpala at talaga namang ganap na punong-puno ng biyaya sa buhay mo. Yan. Salamat, Kuya Albert, and kay Sister Jen. Will be celebrating her birthday naman na mabuti may bahay po ni Kuya Albert on July 16. Aba, talagang bonggang celebration po ito. Amen. Si Sister Anna Manalastas, hello din sa'yo kapatid. And Sister Rowena Flores Danan is watching today. Salamat kay Ate Amiel din. Alam ko si Ate Amiel ay paparating na. At tagal kami din nakakapagkwentuhan ni Ate Amiel. Sister Jackie, blessed evening SGC family. Hello, Sister Jackie Alcantara. At syempre pa, tuloy na po natin ating mga pag-uusapan. So kaibigan, siya nga pala, pakishare po yung ating broadcast. Ang ganda po ng pag-uusapan natin. Of course, dito lang yan sa inyong programa. At muli po, nagbabalik tayo. Ito po ang programang Solution with me, and my name is Laverne Ducot. Excited po ako na makapiling kayo. At as usual, pag sumasapit ang Tuesday, talaga naman pong hindi ho magkamaya ang aming puso na makapiling kayo. Actually, pag may mga pagkakataon na hindi po tayo nakapag-Bible study, hindi po kami ganun kasaya ni Mrs. Dahil bahagi na po na aming buhay na kayo po ay makasama. At sama-sama tayong matuto. Kahit man lang sa loob ng ilang minuto ay mapagpala tayo sa ating pag-uusapan. Well, last Tuesday, meron po kaming kinakailangan lamang po talaga na gawin at hindi po natin isagawa ating Bible study. But praise God, tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral ngayong gabi pong ito. And ang ating pong question na may kinalaman sa ating pag-uusapan, and I would like you to answer this question for tonight. Ito po yung ating question. What is the scope of God's salvation? So once again, pwede niyo pong ilagay, isulat sa ating comment section, what is the scope of God's salvation with? And for our message for tonight, it's entitled, The Scope of God's Salvation. So, pag sinabi natin, o tinatanong natin, what is the scope of God's salvation? In other words, kapag sinasabi po natin yung salitang, o mga salitang, we are saved.
What do we mean literally ng word na saved? Or saved from what? That's a good question to start with. Dito po sa ating mga pag-uusapan. So mga kaibigan, ano ba sa tingin nyo yung coverage, yung sakop, gaano ba katindi yung kaligtasan o yung salvation na inihatid at inilaan na sa atin ng ating Diyos Ama nang tayo po ay once upon a time tumugon sa kanyang paanyaya na tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. At taalamin po natin sa gabi pong ito. At syempre, papagyayamanin po natin ang napakagandang balita na alam niyo po ba na sadyang napakadakila ng inilaan sa ating kaloob ng Diyos, na ating Ama sa langit, ang ating Aba. At ang pinakadakilang kaloob niya po sa atin ay walang iba kundi ang salvation. At ito po ay nakamit natin nang tayo ay tumugon sa paanyaya sa atin ng Diyos at tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ito po ay sadyang ating natanggap nang wala tayong binayaran, wala tayong pinagpaguran, wala tayong iniambag na anuman. Bagkos ito po ay kaloob. Pag sinabing kaloob, gift, sa wikang Grego, charis. Dito po galing yung word na charitu. Undeserved, unearned, and unmerited favor. So all you have to do, pag binigyan ka ng regalo o kaloob, first things first, you have to believe it. Ah, Lord, sa akin po ba ito? And then, you receive it. And then, use it by saying thank you. And then, by saying thank you are using it. Kasi kapag ginagamit mo yung niregalo sa iyo ng sino man, eh matutuwa po yung giver, di ba? Kapag nakikita ng giver, kinagamit ng receiver yung kanyang niregalo, eh masayang-masaya po siya. At ito po ay ibinigay sa atin ng Diyos, kusang loob niyang ibinigay sa atin, bottom line, because mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, for by grace we have been saved through faith, and that not of yourselves. See, wala po tayong iniambag. It is the gift of God. Verse 9, not of works. Wala po tayong pinagtrabahuhan, lest anyone should boast. Para pagdating po sa langit, eh wala tayong maipagmamalaki sa ating mga kapwa kapatid sa langit. Wala tayong pagmamalaki kasi ito po ay biyaya inilaan sa atin ng Diyos. At kapag sinasabi po natin, we are saved once again, what do we mean literally ng word na saved? Ito po yung aalamin natin tonight. At kung ano nga po yung sakop, gaano kalaki yung coverage ng kaligtasan na inilaan na sa atin ng Panginoon. Now, let me give you once again, this is really interesting. Napakaganda po ng verse na ito, Psalm 91 verse 16. With long life. Come on, say this with me. Long life. Sino po dito ang gusto ng long life? So from now on, refrain from saying life is too short. Hindi na natin sasabihin yun. But ang promise sa atin ng Panginoon, with long life. Let's go back to the verse once again. Psalm 91 verse 16. With long life, I will satisfy him. Yung him dito tayo, mga mananampalataya, and show him my salvation. Now, the Old Testament was written in Hebrew. This is really interesting because the word salvation in this passage, in Hebrew, it's Yeshua. Alam niyo po ba, itong si Yeshua is a person. And who is Yeshua? God's salvation. He is Jesus himself. Wow! So pag balikan po natin yung talata once again, with long life, I will satisfy him. So yung criteria na ating satisfaction ng haba ng buhay, nakadepende po sa inyo. As long as you focus your eyes unto God's salvation, who is Jesus or Yeshua himself. So ibig sabihin, kapag tayo po is sobrang conscious about Jesus, wala kang magagawa. Satisfied life po ang inyong mararanasan. At ang criteria ng haba ng buhay ninyo, nakabase sa inyong kasiyahan. Halimbawa, gusto mo ng 60 years old, 70, 80, 90, I believe, until 120, kung gusto mo pang mabuhay sa mundong ito. Gusto ko nga po yung mga batian sa ngayon, pag may mga birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Di ba? Mas maganda po yung mga ganong batian. So, nakabase ang haba ng buhay natin sa criteria na ano yung satisfaction mo? Anong edad ka satisfied? 60, 70, 80, 90? It's up to you. So, ang sekreto dito, as long as you put your eyes unto God's salvation, who is Yeshua, who is Jesus himself. So, by trusting Christ and his finished work on the cross, we have been saved because Jesus, yung word po di saved, no? Coming from the word salvation,
He is God's salvation and grace. Jesus himself. Let me give you Acts 4:12. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Now, yung pong word dito na salvation, dito naman tayo sa Greek kanina, nasa Hebrew tayo eh. Sa Hebrew, yung salvation na binasa natin kanina, Psalm 91 verse 16, ay Yeshua. And Yeshua is Jesus himself. Yung salvation man po dito in Acts chapter 4 verse 12 in Greek, it's soteria. Come on, say this with me. Soteria. Ang soteria po is the noun that came from the root word sozo. Alam niyo po ba ibig sabihin ng sozo? S-O-Z-O or S-O-Z. Sa iba kasi yung Z ay Z. O. Ibig sabihin po nito ay preservation, healing, deliverance. Napakayaman po ng salitang ito. So, let's go back to our question once again. Kuya, pakakita natin question natin. What is the scope of God's salvation? So, nanggaling tayo, no? Dun sa Greek word, yung noun na soteria, nanggaling po sa root word na zozo, which includes preservation, deliverance, healing, prosperity. Naku, kaganda ho ng salitang yan. So, what is the scope of God's salvation once again? So, in other words, pag sinasabi natin itong saved tayo, ano yung literal na meaning po ng saved? Sinabi ko na kanina, sozo. May kasamang deliverance, preservation, prosperity, healing. Wow, praise God. So, usually po, ang kaisipan na maraming mananampalataya po sa atin, ano? Pag sinabi natin salvation, it's salvation kasi tayo, we're doomed to hell. Talagang tayo po inakamit natin bilang mana yung kasalanan ni Adan. Sa kanya pong pagsuway sa ipinag-uutos ng Diyos sa kanya, lumaganap ang kasalanan at namana natin. Lahat po na isinilang sa mundo. Romans chapter 5 verse 12. At dahil dito, talagang tayo po ay para talaga sa walang hanggang kamatayan. And that is spending our lifetime forever sa hell. Pero praise God, when we receive Christ at tayo po tumango at sumang-ayon sa paanyaya sa atin ng Diyos, iniligtas tayo. Nagkaroon tayo ng salvation from hell unto eternal life which is in heaven with Christ Jesus. So yun lamang po yung kaisipan na maraming tao sa atin sa ngayon, maraming Kristiyano. Pero hindi po natin nalalaman yung napakalaking package and scope o yung napakagandang coverage ng salvation na inilaan na po sa atin ng Diyos. Amen. Na, alam niyo po ba, ang kaligtasan ito, hindi ka lang niligtas mula sa impyerno patungo sa langit. May kasama po itong napakaganda pang everyday blessings. Tayo rin po ay kasama yung kaligtasan natin sa ating pang araw-araw na buhay mula sa kamay ng kalaban. Ibig sabihin, kung papaniwalaan po natin na katotohanan ito, yes, available din po ang kaligtasan at inilaan din po ito ng Diyos sa atin, ang kanyang mayamang grasya nang sa gayon makaiwas po tayo sa mga disgrasya na gustong maranasan natin mula sa kalaban. Ito po inihahatid sa atin ang kalaban. Bakit gusto ng kalaban na madisgrasya tayo, mga anak ng Diyos? Kasi every time He looks at us, alam niyo nakikita po niya ang Diyos. Eh, kapag nakikita niya ang Diyos, alam niyo bakit niya nakikita ang Diyos sa atin? Because we were created in the image and likeness of God. Eh, galit na galit po siya sa Diyos. Ngayon, bakit gusto niyang saktan ang mga anak ng Diyos? Of course, pag sinaktan niya at dinisgrasya niya ang isang katulad ko at katulad mo, alam niya nasasaktan ng doble ang Diyos dahil alam niyang mahal na mahal ka ng Diyos. So, ibig sabihin, kasama pala ang kaligtasan at ang napakalaking coverage or scope ng kaligtasan ng Panginoong Diyos, hindi lang sa ating salvation sa Espiritu. Kasama rin po yung ating salvation sa ating kaluluwa, which is of course, kapag may mali po tayong pinapaniwalaan at tinaglay natin at inangkin natin ang kasinungalingan ng kalaban, ito po ay unang papasok sa ating isip, which is the main faculty of our soul. At kapag ito po itinanggap na yung isipan ang kasinungalingan ng kalaban, dadali po ito sa inyong damdamin, bibigat ang inyong damdamin. Imbes na punong-puno ng pag-ibig ang inyong puso, ito po ay mapapalitan ng pait, ng sakit, at ito po ay dadaloy pababa sa inyong kalooban at magkakaroon po ng negatibong manifestation or kapahayagan sa inyong katawan na kung saan ito po ang tawag po dito ay sakit at karamdaman. Eh kapag hindi po natin alam ang katotohanan na pag binabanggit po natin word na salvation, once again, di ba ito po ay noun sa Greek, sa Griego ay soteria, which came from the root word sozo, which means once again
deliverance, preservation, healing, ano pa, prosperity. Ilan lamang po yan sa mayamang kapahayagan o definition ng salitang zozo. Now, ito po maganda, no? Kung alamin natin yung definition ng word na salvation in Vine's dictionary, isa po siyang eksperto sa wikang Griego, alamin natin. Ano ibig sabihin po ng salvation, yung number one definition ng word na salvation, which is, hindi po ito pangkaraniwang alam na maraming mananampalataya po sa atin. And this is good news for everyone. Now, tingnan po natin. Yung pong word na salvation, according to Vine's dictionary, it denotes deliverance, preservation. Salvation is used in the New Testament of material and temporal deliverance from danger and apprehension. Now, if you take note of the words temporal deliverance, it means the things of this life. So, ibig sabihin, may kaligtasan din pong laan as part of scope ng salvation ating Diyos, yung ating pong mang-araw-araw na buhay na tayo po ay inililigtas din ng Panginoon. Even sa ating mga pangamba. Pag sinabi natin pangamba, apprehension, di po ba? Pag sinabi natin apprehension, ito yung isipan na masyado tayong conscious sa anumang mga negative na pwede mangyari sa ating buhay. Now, let me give you muna yung definition ng word na apprehension. Suspicion or fear, especially of future evil. So, ito yung tipo ng mga taong hindi pa man nangyayari. E talaga naman puro nega na iniisip nila sa kanilang buhay sa hinaharap. At kapag nangyari yung negatibong yon, alam mo yung expression ng mga taong to? Sinasabi ko na nga ba eh. Di ba? Guilty rin po tayo kapag nangyayari po ito. Kasi nga, masyado tayong conscious sa mga bagay na masasamang mangyayari in the future. Now, hindi po ito healthy, hindi po ito malisog sa isang mananampalatayang kagaya natin. So, in other words, pag sinabi nating apprehension, alam niyo po ba, may kaligtasan din po na nakalaan ng Diyos sa atin doon. So, ibig sabihin, naisin ng Diyos sa atin na huwag tayong expectant of those bad things to come. Kasi, even po yung mga bagay na yan ay magbibigay sa atin ng kalungkutan. Alam niyo, sa panahon natin sa ngayon, we call it overthinking. So, hindi po gusto ng Panginoon to overthinking at nagdudulot po ito sa atin ng takot at pangamba. Pero sa totoo lang, iniligtas na po tayo na ating mapagmahal na amang Diyos. Alam nyo, mga kaibigan, ito po ay total, nanonood na rin si Kuya Albert, no? Nakita po namin yung napakayamang pagdaligtas ng Panginoon sa buhay ng kapatid na ito. Bagaman, nakita po namin yung lugar na kung saan siya po ay naaksidente. Pero kitang-kita po namin ang pag-iingat ng Panginoon sa kanyang buhay. Kasi ang lawak ng kalsadang yon sa may Amadeo, pwedeng nung siya po ay naaksidente sa motor, kung merong nakasunod sa likod niya at siya po ay nasagasaan, or pwede namang tumila po siya sa kabilang bahagi ng kalsada at siya po ay nabundol, o anuman pong negatibo mangyari sa kanya, pwedeng-pwede yun eh. Pero kitang-kita namin sa buhay ni Kuya Albert, sino si Kuya Albert? Kung kayo po ay nanonood na aming online worship service every Sunday, siya po ay isa sa mga worship leaders po natin. And praise God, kitang-kita po namin sa buhay niya ang pagkilos ng Panginoon at paano siya iningatan, paano siya pinrotektahan ng Panginoon mula po sa masamang balak ng kalaban. At buhay na buhay sa kanyang buhay ang sinasabi ng Isaiah 54 verse 17. No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Amen. And amen. Kaya pala, napakahalaga at talaga po dito po sa aming church ay pinapaalala po sa ating mga members. Always confess, always remind yourselves as believers. Confess natin. Sabihin natin, we are the righteousness of God in Christ. Sabihin mo sa sarili mo, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Kasi whenever we say and declare this truth, especially kapag kayo po ay nanlulupay-pay sa inyong pananampalataya, may mga takot, confess, I am the righteousness of God in Christ. Yung binasa natin kanina. Ito yung heritage natin eh. Alam mo, whenever you say, I am the righteousness of God in Christ Jesus, believing na ikaw ay iniligtas ng Diyos at yung righteousness mo hindi sa'yo, kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, every time you confess this truth, you are reminding yourself and telling the enemy that you are in agreement with God's truth. And by claiming God's truth as your heritage, ibig sabihin, ipinamana po ito sa inyo ng Diyos. Kaya naman, even though, sabi ng talata kanina, if we go back to Isaiah 54 verse 17,
Kuya, balik tayo sa talatan doon. Sabi ng first line, even though the weapon of Satan is already formed, it will never prosper against you. Why? Kasi you believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Because we have God's salvation in us. Sino ba yung God's salvation in us? Si Jesus, kasi sa Kanya po galing yung ating righteousness. Kaya importante pala, no? Really. Kaya po mga kapatid natin sa church, I'm always telling them, confess that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. So sinasabi mo sa sarili mo na nasa iyo ang salvation with Jesus Himself, your righteousness. Let me give you this interesting verse found in Romans 10 verse 10. Tingnan niyo po ah, kasi marami nagtatanong sa akin, Brother Lovren, ba't lagi mo sinasabi, you have to confess it, you have to say it, you have to speak it out, because sabi po ng talata, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Yung pong word na salvation dito ay soteria in Greek. So ibig sabihin, this is how faith operates, by speaking. Kaya po, wag po natin iti-take for granted. Pag sinasabi ni pastor sa inyo, say amen. Mag-amen po tayo, hindi yung nakatahimik lang kayo ganun. Kasi the more po na, once again, pakita natin kuya uli yung Romans 10 verse 10. For with the heart one believes, kung ano pinapaniwalaan yung mga puso, sabihin po natin ito. And with the mouth confession is made unto salvation. Amen. Now, kanina pinakita ko sa inyo yung Vine's dictionary, yung kanyang definition ng word na salvation. This time naman, from Taylor. Si Taylor din po isang expert Greek person. Mahusay siya sa pagsasali ng Greek sa English at English sa Greek. Yun pong kanyang definition naman ng word na salvation is deliverance from molestation. Hindi mo na ilagay ito kuya, no? Deliverance from molestation of enemies. Letter B, preservation of physical life. So, nagkakasundo sila ni Vines. So, meron din preservation of physical life. Now, talakayin po natin ito. Alam niyo po ba, ang nakakalungkot pong katotohanan dito, Christians at large today still insist na may kapangyarihan pa rin po sa kanila ang kalaban. Kasi kamakailan lamang po may nagpa-pray po sa akin isang tagapakinig ko yata before sa Papuri Radio Show. Sabi niya sa akin, Kuya Lovren, please pray for me. Binabanatan ako ng kalaban and I'm a believer. Sabi ko sa kanya, kung ikaw ay mananampalataya, huwag mong hahayaan because ang kalaban ay wala ng karapatan at kapangyarihan laban sa iyo. Hindi kanya dapat ginugulo sa iyong buhay. So, paano po nakapanggugulo o paano po nakakapagmolestya ang kalaban sa atin? Yes, the truth is, sabi po ng Taylor's definition kanina ng salvation, meron po tayong deliverance from the molestation of the enemies. So, ano po ang kanyang minomolestya? Paano po nangyayari po ito? Ang minomolestya niya, yung ating kaluluwa. Paano po ito nangyayari? This is a good question. Kung kayo po ay babad sa mundo using the social media, alam niyo naman po ang social media ngayon, Instagram, ano pa ba, Facebook, TikTok, eh nagkalat po dyan ang masasamang balita. Well, nakakabisado po natin yung mga masasamang bagay na ibinibigay ng mundo. Kaya nagkakaroon din po ng pagkakataon ng kalaban since hindi po natin nabibigyan ng panahon ang mabuting balita ng Ebanghelyo at mas lamang po yung oras natin na babad tayo sa social media at mga balitang hindi magaganda, hindi natin namamalayan na mumulestya na yung ating isipan. Kapag pinaniwalaan po natin ang mga masasamang balitang ito, mga kasinungalingan ng kalaban na sadyang mas malakas ang kapangyarihan ng kalaban laban sa kabutihan. At ito po ay tinanggap mo, binili mo ng iyong isipan, hindi mo namamalayan na mamulestya ng iyong isipan. Eh dumadali po ito sa iyong isip, which is the main faculty of your soul. At kapag ang kasinungalingan ng kalaban ay pinaniwalaan mo, tinanggap na iyong isipan, gaya na sinabi ko kanina, ito po ay bababa sa iyong kalooban, sa iyong damdamin, at bababa sa iyong kalooban. Doon na kayo gagawa ng mga masasamang pagpapasya, dulot ng inyong mga maling pinapaniwalaan. At hindi nyo namamalayan, hindi lang namumulestya ang inyong kaluluwa, namumulestya rin po ang inyong mga physical bodies. Dahil nagkakaroon po ito ng negative manifestation, which we call it sicknesses and diseases. So kapag nangyari po yun, ang tirada ng kalaban, pinaniwalaan mong kasinungalingan ng kalaban, namumulestya ang iyong isipan, mararanasan mo ang discouragements, depression, and then paglipat naman sa katawan, samot-saring sakit at mga karamdaman.
So napipigilan ka talaga. Imbes na marami ka nagagawa, napipigilan ka. Now, ano pong nangyayari kapag pinapaniwalaan natin ang mga kasinungalingan ng kalaban? Nananaig sa inyo ang kanyang kapangyarihan. At ang tawag po dito ay, meron ka ng mga apprehensions. Ang tawag dito ay fear. Natatakot ka ng kumilos dahil nakikita, dahil nga meron kang pinaniwalaan kasinungalingan ng kalaban. Now, alam niyo po bang definition ng fear sa Biblia? Ang ganda po eh. Ang ganda ng definition ng fear. Pakita natin. It's having faith in the devil and his demons that they can freely destroy and kill you anytime. Ito po ang definition ng word na fear. Ibig sabihin, mas nananampalataya ka pa kay Satanas at sa kanyang mga demonyo, mga kampo ng demonyo, mga kampo niya, na kaya kanyang wasakin, sirain, at patayin anytime. That's fear. Pero kapag tayo naman po yung faith, pag sinabing faith, it's having faith in Christ, having faith in the finished work of Christ on the cross. Makita niyo yung kaibahan. So, ibig sabihin, kapag kayo po ay natatakot, nagkakaroon ka rin ng pananampalataya, hindi sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng pananampalataya dun sa kalaban ng Panginoon. But the truth is, ang mga espiritu po, masasamang espiritu, si Satanas, have no right and power to molest you because you are already saved. Sabihin nga po natin ito na sabay-sabay, say this with me, wala na kapangyarihan ang kalaban na molestyahin ang aking kaluluwa at katawan dahil ako ay ligtas na. Amen. In other words, since kayo ay naki-Kristo Jesus na, believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus, huwag mong hahayaang makanti ka pa ng kalaban. Paano? Dito po pumapasok yung importansya na kayo po ay nagkakaroon ng regular Bible study. Now, let me give you this interesting passage mula sa 1 John 3:9. Whoever has been born of God, in other words, whoever has been born again does not sin. For his seed, yung his dito, capital H, God's seed remains in him. Yung him dito na small him, referring to us believers, and he, tayo po itong he, cannot sin because he has been born of God or he has been born again. So ibig sabihin, sa atin pong espiritu, meron na po ang seed o yung sperma, sa wikang Griego, yung binhi ng Diyos. At kapag ito po ay pinadaloy natin sa ating kaluluwa, paano natin papadaluyin? Kapag tayo po ay nagkaroon ng regular na Bible study, at syempre, pag sinabi natin Bible study, dapat tama po yung mensahe ng Ebanghelyo yung ating pinapakinggan. Kapag ito po ay tinanggap na ating kaluluwa, dumaloy sa inyong isipan, bababa sa inyong kaloob, damdamin at kalooban, magkakaroon po ng positive manifestation. Ano pong positive manifestation ito? Kalusugan sa inyong, hindi lang sa inyong kaluluwa, sa inyong pang physical na katawan. Amen. Pero may nagtanong din sa akin, pero pastor, di po ba totoo may mga evil spirit? Of course, hindi ko po pinapasubalian. Meron po talaga. Ang sinasabi ko lang, wala na po silang karapatan at kapangyarihan molestahin tayo mga anak ng Diyos. Huwag niyong hayaan silang bigyan ng karapatan. Ibig sabihin, huwag niyong tatanggapin ang kanilang mga kasinungalingan kasi gumagamit ang kalaban. So, kapag meron kayo nababalitaan na masama, na hindi po sumasang-ayon ang Biblia, huwag niyong tatanggapin. Halimbawa, sa mga kwentuhan natin mga kaibigan, at sabihin ng iba natin mga kabarkada siguro, ay, kahirap ng buhay at talaga namang mamamatay ka sa buhay na ito. Huwag kang magsasabi ng amen doon. Nasabi mo sa kanya, sa biyaya ng Panginoon, hindi ko mararanasan yan. Siyempre, yung iba dyan, tataas ang kilay. Pero pag sinabi mo yon, ibig sabihin, you are in agreement with the truth of the Word of God. So, huwag mong aangkinin, huwag kang mag-agree doon, huwag kang mag-amen, kumbaga. Sabihin mo, yung maganda mong hinaharap as a believer, even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. Amen and amen. Yun po ang sinasabi natin. So, kung ano yung pinapaniwalaan natin, confess it, speak it out, declare. Because you are the righteousness of God in Christ Jesus. At marami pong mga pangako ang Diyos na dapat nating tinatanggap, pinapaniwalaan, at sinasabi, kinoconfess natin. Dahil, marahil ang tanong mo, once again, paano nananagumpay ang kalaban laban sa'yo? Kapag pinaniniwalaan po natin ang kanyang mga kasinungalingan. So, kaibigan, importante po magkaroon tayo ng regular Bible study. At kapag kayo po ay nagkakaroon ng Bible study, maging mapili po tayo. Piliin natin, dapat pag sinabing Ebanghelyo or Gospel, it should be focused on the man, Jesus Christ, and His finished work on the cross.
Yun po ibig sabihin ng gospel. Sabi ni Apostle Pablo in 1 Corinthians 2 verse 2, "For I decided to know nothing." Wala na siyang inilampang ibang bagay. "Only Jesus and Him crucified." So that is the gospel all about. It's not about me. It's not about you. It's not about us. It's just all about Jesus. So once again, importante po na kino-confess po natin. Everybody confess and thank God that you are truly saved. Amen. Romans 10 verse 10. "For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." And by doing so, you are acknowledging your Savior, that indeed you have been delivered from the dangers of this life. Kasama po sa coverage yun. Kasi sino ba naman ang gustong napapahamak po tayo every day? Kaya nga po, don't take for granted kapag kayo po'y umaalis ng bahay, please pray. Manalangin po kayo. Kami po sa bahay, pag kami po'y sumasakay na sa sasakyan, bago ako mag-drive ng sasakyan, pinahiram sa amin. Praise God, blessing po ng Panginoon yon. Alam nyo, alam po ng mga anak ko to, talagang we spend time, magpipray ako, magpapasalamat ako. Panginoon, ina-acknowledge ko, we are the righteousness of you in Christ. Ina-acknowledge ko po ang iyong pag-iingat. At kinikilala ko, Panginoon, na pinoproteksyonan mo po kami. Huwag niyo po iti-take for granted yung panalangin yun. Spend time talaga with your kids, with your family. Pag-pray po natin, even po yung mga anak natin, turuan natin mag-pray. Huwag niyo iti-take for granted po ito. You know why? Because nafi-freak out na po ang kalaban. Gustong-gusto niya, hindi ka man niya madala sa kamatayan, sa hukay, at madala sa kanyang kaharian. Gusto niya saktan tayo dito sa buhay na ito. Pero gusto natin ligtas po tayo. At praise God, kasama po sa scope ng kaligtasan ng Diyos para sa atin yun. Amen. So, every time we confess that you are truly saved, that you are the righteousness of God in Christ Jesus, this is how faith operates. Napakasimple. And the Bible is telling us in 2 Corinthians 4:13. So, dapat kino-confess natin. We speak it out. Napaka-importante na sinasabi natin to. By the way, bago ko ipakita sa inyo yung talata, hindi natin sinasabi ang mga bagay na ito, "I am the righteousness of God in Christ Jesus," or "I am truly saved." Hindi natin sinasabi to para mangyari. Hindi po. Sinasabi po natin to because we are in agreement with God's truth. So hindi po ito magic. Sinasabi natin ito because tayo po ay sumasang-ayon sa katotohanan na sinasabi sa atin ng Diyos. And whenever you confess this truth, whenever you declare, you speak it out, you are in agreement with God. Ibig sabihin, ito po ang sistema at panuntunan. This is how faith operates. Now, let me give you 2 Corinthians 4:13. And since we have the same spirit of faith, gaya po ng mga kapatiran natin nung araw in the Old Testament, sila Moses, sila David, sila Elijah, according to what is written, "I believed, and therefore I spoke." Ito po yung mga kapatiran natin, mga mananampalataya, kay Yahweh nung sa Old Testament. "And then we also believe, and therefore speak." So kung naniniwala ka, huwag lang manatili sa inyong isipan. Huwag naman natili sa inyong puso, speak it out, confess, and therefore speak. Now, sabi pa ng Proverbs 18:21, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." Now, when you confess that you are the righteousness of God in Christ Jesus, and that you are truly saved, you are speaking life words. And then, sabi ng talata, every time you speak life, you eat its fruit. Pero kapag hindi ka naman nagsasalita, at sinasalungot mo yung mga katotohanan ito, you are speaking death to yourself. Ngayon, may nagsabi na, "Hindi, ililigtas tayo ng Panginoon." Amen? Hindi ka nag-amen. Ibig sabihin, you are not in agreement with that truth. Eh, you will eat its fruit. You're speaking death words. Ngayon, pag nangyari yun, nagtataka naman na maraming tao, "Ba't nangyari ito?" Hindi mo namamalayan kasi sinasabi nila, salita lang eh. Ganun ba makapangyarihan ng salita? Maya, makapangyarihan po ang salita. Kaya po, ito isinulat sa Biblia. Once again, pakita natin, Kuya, Proverbs 18:21, death. Inuna po dito yung death and life. Pwede namang life and death. Pero death and life are in the power of the tongue. Kaliit na bahagi ng katawan natin. Pero ito po ay, kapag nag-speak tayo ng life, i-honor po ito ng Panginoon. Kapag nag-speak ka ng death, i-honor din ang kalaban ng Panginoon. And those who love it, if you love life words, you will eat its fruit. But if you love death words, yun po mangyayari sa inyo. Amen and amen. But, mga kaibigan at mga kapatid, kung gusto niyo maranasan po ang napakayamang coverage ng kaligtasan ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay, speak life. And this is how faith operates. Buksan natin ating mga labi
and confess that you are the righteousness of God in Christ Jesus. You are truly saved. So every time we confess that we are saved, we are declaring the name of Jesus. Kasi po yung word na saved, di ba? Salvation. Doon po nanggaling yun eh. Soteria. So every time you say, I'm saved, sinasabi mo, I am in allegiance with Jesus. I am in Christ Jesus. Amen. Kasi yung word na salvation in Hebrew, di ba? Yeshua, which means salvation. And the name Jesus is above every name. Philippians 2 verse 9, therefore God also has highly exalted Him. Yung Him po dito ay si Jesus, and given Him the name which is above every name. Now, name me any disease. Magsabi ka ng sakit. Pangalan yan eh. Jesus is above that name. Kung meron po kayo nararamdaman na sakit sa ngayon, ako meron din ako nararamdaman na sakit, kinoconfess ko, I am the healed of God, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ibig sabihin, kinikilala mo, and you are in agreement with God's truth na Jesus is above that sickness or diseases. Kasi name din yun eh. Marami po mga pangalan na sakit sa ngayon, kahit po may mga dumating pa mga bagong sakit. Sabihin mo, declare, confess that you are saved. Kasama po sa word na saved, from the root word sozo, deliverance, healing, and preservation from this physical life. Amen. So Philippians 2 verses 10 to 11, that at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. Ganda, no? So napaka-importante po pala na dapat alam natin yung number one o yung first definition of word na salvation. Now bilang pagtatapos, let's go back to our question for tonight. What is the scope of God's salvation? So once again, this is our question. Alam ko nasagot nyo na po ito. At na namamangha tayo. What is the scope of God's salvation? So ang atin pong solution for tonight, and this is really good news. God's scope of salvation also includes deliverance from the molestation of enemies and preservation of physical life. Kaya ako nilagay dyan na also because ang alam lang po na marami mana ng palataya, dinideliver tayo, sinave tayo from hell patungo sa heaven. Of course, matinding salvation yun. Pero hindi po natatapos dito dahil napakabuti po ng Diyos. Amen? Do you believe it that God is good all the time and all the time God is good? Kasama po sa scope, kasama sa coverage ng kanyang kaligtasan, yung atin pong kaligtasan mula sa ating everyday life. At kasama rin po yung, alam ko, mahal na mahal nyo po inyong mga anak, mahal nyo inyong mga asawa, sabihan nyo rin po sila, confess your faith. Confess that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Confess that you are truly saved. Kasi every time you confess the word saved, you're confessing Jesus, that Jesus is above every name. Ano man po mga sakit yan, mga aksidente along the way, ano pong promise natin ng Panginoon bilang heritage natin. No weapon that is formed against you shall prosper. So even though, nandiyan na, gawa na yung armas ni Satanas, but praise God, it will never prosper against you. Now, if you believe this, pakilagay sa ating comment section. Amen. Pag sinabi niyong amen, pinaiksin niyo lang na, I believe, so be it unto me, O Lord. Ibig sabihin, you are in agreement with God's truth. So pakilagay po dyan, amen. Napaka-importante po yan. And every time po, paalala ko rin po ito, bilang pastor, kapag meron sinasabi si pastor sa inyong pulpito, mag-amen po kayo. Kasi ito po, this is how faith operates. Amen. So once again, pakita natin, Kuya Abes, ang ating solution. God's scope of salvation also includes deliverance. Take note, deliverance from the molestation of enemies and preservation of physical life. Wow, praise God. Palakpakan po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Kaibigan, kung kayo po ay marahil, first time niyo po nanood sa ating programa at marahil napapataas ang kilay mo at naghahalo ang iyong pagtataka, parang sarap sa pakiramdam, ang ganda pala ng pangako at plano ng Diyos sa inyong buhay. Pero for so long, ikaw ay parang hindi hinihiwalayan ng problema at tila hindi ka hinihiwalayan ng samot saring, sabi mo, kamalasan ng buhay. Well, kaibigan, kapag hindi niyo pa po kinikilala si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin, hindi niyo po siya binibigyan ng karapatan na kumilos at protektahan ka sa iyong buhay. May paanyaya po ang Panginoon in Romans 10 verse 9 that if you confess, see, sabi ng talata, ang laking bagay ng confession that if you confess Jesus as your Lord and personal Savior and believe in our hearts that He was raised from the dead,
you shall be saved. So paano natin gagawin po ito? Sumang-ayon po tayo, believe that you need a Savior in the person of Jesus Christ. So paano natin gagawin? Please pray this prayer with me. Magpipray po ako, sabayan niyo po yung prayer ko. Buksan po ninyo inyong mga labi. Paniwalaan po at kilalanin na kailangan mo ng isang tagapagligtas in the person of Yeshua, of Jesus. And then believe in our hearts that He was raised from the dead. Hindi po nanatiling patay si Jesus. Makalipas po ng 3 araw, siya po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Bilang patunay, ito po ay sinasabi ng Romans 4:25, kapag naniwala po kayo sa katotohanan ito, na kayo po ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos, ibig sabihin po nito, naniniwala kang pinaging matuwid ka na kasi ikaw ay ligtas na. Amen. So let's pray. Sabihin niyo po ang panalangin ito. Buksan po niyo yung mga labi. O Diyos, salamat po sa mensahe mo sa amin sa gabing ito. Kinikilala ko na wala akong lakas, wala akong kakayahan at kapangyarihan na iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas dahil naniniwala po ako na winakasan mo na ang mga kasalanan ko sa pamagitan ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At makalipas sa 3 araw, naniniwala din po ako na kayo po ay nabuhay na maguli. Maraming salamat po sa inyong kaloob na kaligtasan, aking Ama. At maraming salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay isa sa mga sumabay sa panalangin pong ito, asahan po ninyo, paniwalaan ninyo, kasama po sa scope ng salvation, ng inyong kaligtasan, inilaan na po ng Diyos ang inyong kaligtasan even po sa inyong pang-araw-araw na buhay. At ibig sabihin, huwag po natin iti-take for granted ang kaligtasan na laan sa atin ng Panginoon. Paano yun, Brother Laverne? Every time po na meron kayong gagawin, i-acknowledge po natin, don't take for granted yung protection ng Panginoon. Pray! Manalangin po tayo at angkinin natin sa Panginoon. At kilalanin natin, salamat o Diyos, sabihin mo sa Kanya na ako po'y pinoprotektahan mo. Amen. So, lagi po tayong makipag-ugnayan sa ating Panginoon. At gayon din po sa ating mga kaibigan na nanonood sa oras pong ito, marahil kayo po ay nasa banig ng karamdaman, pero kaibigan, hindi po kalooban ng Diyos yan. Ang gusto ng Panginoon at inilaan na sa iyo, He wants you well. And all you have to do, just believe it, claim it, confess that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Confess that you are truly saved. Pag sinabing saved, kaya na sinabi ko kanina, it came from the root word zozo, which means deliverance, healing, prosperity, preservation of life. Wow! So I would like to pray for you. Kamtin po natin ang napakayamang coverage na to, or scope ng salvation ng Panginoon sa atin. Ama, Aba, maraming salamat po. At kami po'y pinagyaman mo na iyong salita ngayong gabi pong ito. At alam ko, O Diyos, nag-uumapaw po aming mga puso sa yaman ng iyong salita, sa yaman ng iyong pangako. Na salamat din, Panginoon, dahil ipinapaalam mo sa amin ang mga katotohanan ito. Kaya naman, inaangkin po namin at kinikilala namin, Panginoon, ang iyong proteksyon, ang iyong kaligtasan, ang iyong bugtong na anak na si Hesus Kristo. Salamat, Panginoon. At sino man pong nanonood sa oras na ito, na sila po'y nasa banig ng karamdaman, Panginoon, tulungan niyo po sila maging buhay sa kanilang isipan, sa kanilang kaluluwa, na bilang mana ng palataya, na sila nga po ang katwiran mo kay Kristo Jesus. Salamat sa iyo, Diyos. At we claim, Panginoon, ang deliverance and preservation of life, healing and prosperity sa aming mga buhay. And this, Lord, we claim in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Well, kaibigan, maraming salamat po at tayo po ay nasa huling bahagi na ating programa. It's time to say goodbye, but before we say goodbye, maraming salamat po sa mga nakanood at nanonood po sa atin ngayon. Alam nyo, gusto ko lang pong ihabol, ano? Gaya na sinabi ko kanina, importante po meron tayong regular Bible study kasi nalalaman natin ang mga katotohanan ito. But you have to filter kung ano pong Bible study ang inyong pinapakinggan. Napansin niyo po, pag merong mga invitations sa inyong Bible study, doon kang tinatamad, nalalambot, ang daming mga distractions. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw ng kalaban na malaman mo ang mga katotohanan ito. Pero kapag meron ka naman ibang gagawin, di ba, wala naman mga distractions. So ibig sabihin, napaka-obvious ng kalaban. Kumikilos po siya. Gusto niya, huwag ka makarinig ng salita ng Panginoon. So
I'm inviting you every Tuesday night at 7:30. Please join me sa akin pong Bible study online. And this is Solution with me. My name is Laverne Ducot. O kaya naman po, kung kayo pa naghahanap ng church, kami po ay makakasama nyo every Sunday at 9:30 in the morning dito po sa aming church sa Unit 114 sa Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Sama-sama po tayo na mag-church at ipagdiwang natin ang kaligtasan na nakamit natin, ang dakilang kaloob sa atin ng Diyos every Sunday morning sa atin pong church. And before we say goodbye, salamat po kay Sister Sally Jeronimo. Salamat po sa inyo for being our kaagapay. And by the way, please pakishare po yung ating broadcast. Ang sabi, mas marami po umaabot. Salamat na Sister Sally for being our kaagapay. Of course, kay Sister Norma Vitales, Sister Leonora Dacumos. Hello po, good evening din po sa inyo. Kay Kuya Albert, na talaga namang miss na miss ka na namin, and we hope to see you soon. Ang bilis ng paggaling ni Kuya Albert. Grabe, ang bilis talaga. Ano yan, biyaya ng Panginoon Kuya Albert. And Brother Alan Laksira, si Rohano. Ang ganda ng message mo, bro. Praise God. Baka tinatawag ka na sa gawain ng Panginoon. Kapatid, maraming salamat. Sister Maylene Joaquico de la Cruz, salamat po for joining us tonight. Jesse Vitales, Brother Fidel Gabiola, salamat po. Sister Mary Ann Zonio de Guzman, maraming salamat din po sa inyo. Sister Edna Magalong, of course, si Sister Aurora Maglasang Cua, Sister Becky Amber Nebea, kasama rin natin Sister Lucy Torres, at Sister Alona Alcaide, nandiyan din si Sister Luz Peralta. Yan, maraming salamat po sa inyo. Kay Brother Makoy Alcantara, salamat po. Kay Sister Leonora Dacumos, Ana Lorenzo, maraming salamat po for joining us tonight. Sister Emelita Reyes, of course, Sister Gigi Cristobal Mendoza, at marami pa pong iba. At talaga naman pong napakasaya ko po. At sama-sama tayong nag-aaral. Sabi nga ni Sister Maylene, we are secured and safe in Christ. Amen. Actually, yun ang ating SSS kay Kristo. No? Dahil sa salvation na inilaan niya sa atin, we are secured and safe in Christ. Nasa palad ka na ni Kristo, nasa kamay ka pa ng Panginoong Diyos, silyado ka pa ng banal na Espiritu, ewan ko lang, kumakanti ka pa ng kalaban. So, kaibigan, thank you for joining us tonight. At magkita-kita po tayo next Tuesday na. At we hope to see you din this coming Sunday. Dayuhin niyo po kami dito sa Las Piñas. Masaya po kami na makapiling kayo. At kasama po na aking pamilya, we thank you so much. At nais ko po iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, that is you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!